Ikalima ng Pebrero, Martes, ang paggunita kay Santa Agatha, Dalaga at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkalipumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. May isa namang babae na 12 taon nang dinudugo, at nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nilapitan niya ito sa likuran sa gitna ng mga tao at hinipo ang damit nito. Sapagkat naisip niya, kung maihipo ko lamang ang kanyang mga damit, gagaling na ako. At agad na naampat ang pag-agos ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. Ngunit agad din namang nadama ni Jesus na may lakas na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya sa gitna ng mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa mga damit ko?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita mo nang ginigit-git ka ng napakaraming tao. Bakit mo pa itatanong sino ang humipo sa akin?" At patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang gumawa nito. Kaya lumapit na nanginginig sa takot ang babae. Namamalayan nga nito ang nangyari, kaya lumapit ito at nagpatira pa sa harap niya at inamin sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit." Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, "Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro?" Ngunit hindi sila inintindi ni Jesus at sinabi sa pinuno, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kay Pedro, Jaime at Juan, kapatid ni Jaime. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kum," na ibig sabihin, "Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At nooy di bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. 12 taon na nga siya at nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Maigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man, at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sino ang humipo sa mga damit ko? Alam ni Jesus na maraming tao ang posibleng humipo sa kanyang damit. Sabi nga ng kanyang mga alagad, "Ginigit-git ka ng napakaraming tao." Pero alam rin niya na hindi lahat ng humipo sa kanya ay gumaling sa kanyang sakit. Nadama ni Jesus na may lakas na lumabas sa kanya, at alam niyang may isang gumaling dahil doon. Hindi gumaling ang ibang gumit-git sa kanya at nahipo siya dahil hindi naman nila iniisip na sapat na ang ganun para gumaling. Sa madaling salita, gumaling ang babaeng dinudugo dahil nagtiwala siya na ang sabi, "Kung may hipo ko lamang ang kanyang mga damit, gagaling na ako." Gusto ni Jesus na makilala kung sino ang babae upang magkaroon sila ng personal na ugnayan sa isa't isa. Sa ganung paraan, mapapalalim pa ang pananalig ng babae at mauunawaan niyang hindi lang sapat na gumaling na siya sa kanyang sakit. Mula sa araw na iyon, magiging tagasunod na ni Jesus ang babae at hindi lang isang tagahanga katulad ng iba pa na lumalapit sa kanya dahil lang sa mga himalang ginagawa niya. Pagsasagawa, iwan natin ang tanang pasanin at kasalanan na nakaligid sa atin, at tumakbo tayo ng buong tatag sa kinakaharap nating karera ng pananampalataya.